Sometimes may mga yung pakiramdam mo na sana all ligtas. Iba yung pakiramdam ko ngayon, like that. Sunday ng gabi, natulog ako, nanaginip ako. Yung panaginip ko talagang iba. Ikwento ko, okay lang? Oh, sige, pakikwento si Tito Romani para malaman namin kung ano yung ibig sabihin ng mga panaginip na yun. At medyo pakilinawan lang para maintindihan po namin, no? Ha? Oh, mga igan, tara. Baka mapasana ulit tayo dito. Tara, mga igan, pakinggan natin. Sometimes may mga yung pakiramdam mo na sana all ligtas. Iba yung pakiramdam ko ngayon, like that. Sunday ng gabi, natulog ako, nanaginip ako. Yung panaginip ko talagang iba. Ikwento ko, okay lang? Nasa taas daw ako ng building, tinitingnan ko yung parang yung kalsada, lupa, parang alo ng yung dagat. Nakita ko may tumatakbong kabayo na may sakay. Kabayo, tulin, ganun. Tapos pagtingin ko doon, nakaganon ako sa building. Tapos pagtingin ko doon, hole, parang river na dry. Tapos nakaganon lang siya. Tapos ganun. Ang tulin ng takbo ng kabayo, sabi ko, halaka ba, hindi siya abot doon, hindi siya abot. Kapag kahit tumalon ang kabayo, hindi siya abot. Nakita ko, tumalon yung kabayo, tapos pati yung may sakay. Tapos talagang hindi umabot yung kabayo doon sa kabilang side, magsak sa gitna. Tapos talagang flat na flat, ganun. Tapos pati yung kabayo, tapos yung sakay. Sabi ko, ano kayong ibig sabihin ng panaginip ko? So, Monday afternoon, lagi ko pang iniisip yun. Pastor, sabi ko, Pastor, nanaginip ako. Ito yung panaginip ko, ganyan. Tapos sabi niya, sige, pag-pray natin yan. Kinminto ko rin. Ano kayong ibig sabihin ng panaginip ko na hindi ko maintindihan? Ito na. Ano yung nangyari sa akin, naalala ko yung, nag-smile ako kasi naalala ko yung panaginip ko. Hindi ako nagalit, hindi ako nagtampo, walang, parang ano ba na, thankful ako na pinaalam sa akin ng Panginoon before, okay. Sana all may sariling tahanan. Na, when, sana all may bakuna. Sana all ligtas. Ligtas sa sakit. Sana all may sariling tahanan. Sana all makapagtapos ng pag-aaral.